Nitong nakaraan lamang ay binatikos ng China ang Japan matapos ito ay mag-deploy ng Patriot PAC-3 missile malapit sa bahura ng Taiwan. Dahil pinupuna ng mga analyst ng militar sa Beijing ang paglalagay ng Japan ng isang US-made Patriot missile defense system sa Miyako Island na malapit sa Taiwan. Tiyak ay lalong lalago ang paglabag sa pagitan ng matagal ng magkaalitan na bansa na China at Japan. Ito nga ba ay lalong magpapalala sa idwaan ng dalawang bansa? O kaya naman ay magpapatinag nga ba ang mga Hapon sa mga Chinese? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. At dahil nga sa pinupuna ng mga Chinese ang paglagay ng Patriot PAC-3 missile defense system ng mga Hapon na ginawa ng US sa Miyako Island na malapit din sa Taiwan, ay tiyak na lalago na naman ang paglabag sa pagitan ng alitan ng China at Japan. Sa isang conference noong May 8 ay sinabi ng punong kabinet sekretary ng Japan na si Hirokazu Matsuno ng Air Self-Defense Force ay naglagay nga ng Patriot PAC-3 na isang ground-to-air guided missiles sa pag-install nito sa Miyako Island sa Miyakakojima, Okinawa Prefecture. Sinabi rin ni Matsuno sa media ng mga PAC-3 missiles mula sa Ground Self-Defense Force ng Japan ay nakaistasyon na sa Ishikagi at Yonaguni Island bilang karagdagang armas at depensa sa deployment ng Miyakojima. Ipinaliwanag din ni Matsuno na ang Patriot missiles ay gagamitin para harangin ang anumang paglulunsad sa hinaharap na long-range ballistic missiles mula sa North Korea. Ang mga ballistic missiles na ito na inaangkin ng North Korea ng mga artificial na satellite ay pinaputok na rin. Dalawang beses nang dumaan ang mga missiles na ito malapit sa tatlong isla sa Japan. Isang beses noong 2012. Sinundan noong 2016. Gayunpaman, tulad ng inulat ng Global Times na pag-aari ng Estado, ang mga Chinese analyst ay malupit na pinupuna ang mga deployment na ito. Binigyang din ng mga analyst na napansin nga ng Taiwanese media na ang mga lokasyon kung saan na-deploy ay mas malapit pala sa Taiwan kaysa sa North Korea. At idinagdag pa nito ay isa pang pagtatangka ng Hapon na makialam sa tensyon na mayroon ngayon ang Taiwan at China. Ang mga regular na patrol at drill na pumapalibot sa isla ng Taiwan, gayon din sa pamamagitan ng Miyako Strait papunta sa West Pacific ay isinasagawa ng Chinese People's Liberation Army o PLA sa pagitan ng isla ng Taiwan at Yonaguni Island. Malaki rin talagang pagbabago sa focus ng mga pagsasanay militar ng China, kung saan ay binibigyang diin ng mga sundalo ng PLA ang pagsasanay ng pagsalakay sa Taiwan sa pamamagitan ng pag-ikot dito at pag-alis nito mula sa anumang panlabas at panghihimasok. Naglunsad ang China ng mga pambihirang live fire drill bilang reaksyon sa pagbisita nga ng US House Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong Agosto ng nakaraang taon, na kung saan ay nagpaputok naman ng maraming missiles patungo sa katubigan sa pagitan ng Hilagang Silangan at Timog Kanluran ng Taiwan. Kinailangan ng Taiwan na palakasin na ang kanilang mga air defense system, which is bilang tugon sa tumitinding poot ng China at gray zone tactics laban sa kanilang bansa. Ang Skybow 3 at Patriot missiles na na-deploy sa ilagang kalahati ng Estado noong Pebrero noong nakarang taon ay bumuo sa karamihan ng air defense system ng Taiwan.
Gayunpaman, nakita rin ng Taiwanese media ang paglalagay ng Japan ng baterya ng PAC malapit sa isla bilang isang pabor na hakbang dahil sa pattern ng militar na escapade ng China sa Taiwan Strait. Nangangamba rin ang Taiwan sa lumalaking banta mula sa China at umaasa na ang Patriot PAC-3 Missile Defense System ay maring magpalihis sa mga Chinese missiles patungo sa direksyon nito. Ayon kay Wei Dongshu, isang eksperto sa militar sa Beijing, ang paglalagay ng Japan ng mga missile ng Patriot sa timog kanlurang isla ay wala namang kinalaman sa kalapit na issue sa Korean Peninsula. Sinabi pa ng analyst na ang hakbang ay labis na sobrang agresibo patungo sa China. Dahil ang tunay na layunin nito ay ang armasan lamang ang mga isla ng mga anti-air at anti-ship missiles at maghanda rin para sa isang interbensyong militar sa pagtatalo sa Taiwan. Pinayuan ni Wei ang China ng palakasin rin ang mga depensa nito laban sa anumang pagtatangka ng paglusob ng militar mula sa masasamang puwersa sa labas. Kaya't maring lalong hindi mapalagay ang China kung ang isang PAC-3 Patriot Missile Defense System ay ipapakalat ng Japan malapit sa Taiwan. Ang sistemang Amerikano ay siyang naging sakit sa leeg para sa mga karibal nitong bansa katulad nga ng China at maging ng Russia. So, alamin nga natin kung anong klaseng armas ang dineploy ng Japan malapit sa isla ng Taiwan. Ang Patriot ay isa sa pinakamalakas na armas ng United States. Ito ay isang uri ng surface-to-air missile system o tinatawag ding anti-ballistic missile system. Dinisenyo ito ng US defense contractor Raytheon at nagawa ito noong 1984 na ginamit sa iba't ibang klase ng digmaan na nakatala rin sa kasaysayan ng Amerika. Ang halaga pa lamang ng battery nito ay umaabot na ng $1 billion. Samantalang ang single missile nito ay umaabot naman ng $4 million. Ang pangunahing gamit nito bukod sa Advanced Aerial Interceptor Missile ay ang may mataas na level na tinataglay nitong radar system. Isa din ito sa pinakaunang tactical system sa United States Department of Defense. Mahigit 1,106 na ang bilang nito sa US at 172 naman ang naibenta sa ibang bansa. At mayroong kabuuang 10,000 missiles na nagawa na. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa ininstall na gamit o armas ng Japan malapit sa China.